Eto, bago tayo, ika nga, bumalik doon sa mga pinag-uusapan natin at yung iba pang mga issue. Eto ha, dito nyo unang maririnig. Ewan natin kung lalabas pa to sa news. Ha? Isa ho itong report galing ho sa isang mataas na opisyal ng Bureau of Customs. Ito ho, meron siyang message sa atin. Para ipaalam, binabalita namin sa inyo na itong arrival examiner ng Bureau of Customs, ang pangalan po, Edgardo Cabanillas. Ha? Ngayon lang ho, naka-intercept. Ha? Sa airport na isang Malaysian national ang may daladalang 1.1 million pesos cash. Money laundering. Oh, money laundering. Ha? Allowed lang is magkano? 10,000. 10,000 ano? Alam ko nun. Dollars. Dollars sa dollar. Oo. Oh, oh. Dollars ba dito ano? Hindi, dollars ang ano palabas. Palabas. Oo. Hindi, papasok yung pinag-uusapan ngayon papasok. Eh. Oo, kasi, di ba yung inimbestigahan sa akwang, kasi nilolonder, nilalabada yung pera dito. Yes. Ngayon, palabas, wala na tayo ron eh. Alam mo kung bakit? Mm. Eh, effective yung ibang, ano eh, government, yung ibang bansa, yung gobyerno na ibang bansa. Gumagana nga sila eh. Kita mo, asawa ni Lito Lapid, nahuli ron, di ba? Yes. Hindi dinideklara yung pera. Ito yun yung pinag-uusapan sa anti-money laundering law, mga kaibigan. Na-intercept, laundering ito eh. Laundering. Hindi, the mere fact na hindi mo dineklara, mga kaibigan, laundering yun. Yes. Di ba? Kasi dapat idideklara. Ito, 1.1 million. Ah, ngayon lang ito, katatanggap lang natin ang balita, mula po ito sa isang mataas na opisyal ng Bureau of Customs. Ha? Hindi ko nababanggitin muna kung sino dahil baka mamaya ayaw niyang ipabanggit ang pangalan niya. O ang naka-intercept, ha? Ito baka mahokus-pokus na to. Pero ito Malaysian eh. Oh, Malaysian. Malaysian national. Ang may dala ng pera. Ang nagdala ng pera. Ha? Na hindi po ito covered ng authority to import. Mm-hmm. Na mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi nakadeklara na ipapasok. Alam nyo, simple yan, ha? Yung sa mga incheck. Yung mga perang pinapasok dito, kung talagang legal yan, bakit hindi nila sa bangko dinadaan? Bakit nila kailangan bitbitin yung ganyang karaming pera? Bakit, yun lang eh. Bakit nga ba nilang padaan sa bangko? Illegal eh, yung pera eh. Mga kaibigan eh. Marerecord pa sa bangko. Ngayon, pag inimbi, dapat siyang kumpiskahin yan. Sa ibang bansa kasi, ganyan ang ginagawa. Di ba, kinuwento ko nga sa inyo, meron tayong kaibigan, nagpunta sa Amerika. Tinanong siya, magkano ang pera mo? Meron ako, $8,000. Sabi niya, kapag yung pera mo, binilang natin, at lumagpas yan ng kahit $1 sa $10,000, kukumpiskahin namin yan. At ikaw, pababalikin na namin sa Pilipinas. Deport na. Oh, deported ka na. Oh, bilangin natin. Binilang. Doon, basta nag $10,000, nag-exceed ka ron ng $1. Konti. $1 lang. Confiscated na yung pera. Kumpiskado pera mo. Bakit tinatago yung asawa ni Lito Lapid nung nahuli siya? Imbes na ideklara. Kasi hindi nila maipaliliwanag kung saan galing ang pera. Kung paano sila nagkaroon ng ganung pera. $10,000. Hindi, 50,000 yung 50, nahuli sa asawa ni Lito Lapid. $50,000 US. O $40,000. Oh, laki. Mahe, malaki. Mm-hmm. Oh, bali ba tinanong eh. Kanino yung pera? Sa mister ko. Oh, tinuro. Galing. Eh sino ba mister mo? Senador Lapid. Si Lito Lapid. Ah. Ah, ganun ba? O kaya hanggang ngayon, di makapunta si Lito Lapid doon eh. Takalano. Naabangan na siya roon eh. Nisabing sinadol. Nakakulong pa ba si Marisa? Nisabing sinadol. Doon, nakauwi na. Nakauwi. Na house arrest yun. Nisabing ano. Confiscated yung pera. Confiscated yun. Nisabing sinadol sa Pilipinas eh. Lalo siyang tinampot. Focus kayo nalang sa awa eh. Nilagyan ng bracelet sa payon. Under house arrest siya nung habang nililitis yung kaso. Grabe. Oh, isipin niyo yan. Maikmit, gumagana. Kasi meron silang mga bahay dun eh. Dalawa eh, sa Las Vegas eh.
Oh, kaya doon siya kinulong, imbes na i-deport siya. Oh. House arrest. In-house arrest. Hindi, house arrest. House. Kamapangan eh. House arrest. Oh, ang pangalan, eto na, tutuloy ko lang itong nahuli ngayon sa airport. Ngayon-ngayon lang, mga kaibigan, ngayon lang ipinorward sa atin ang message. Eh, ha? Yun nga, walang authority to import from Banco Central ang dalang pera, 1.1 million pesos. Ha? Hindi ko alam kung Philippine currency yan o katumbas yan ng halaga. Foreign currency, di ba? Sa local, sa peso. Oh. Ang pangalan ho nung tao, si Gan Kang Siung. Isang Malaysian, ha? National, na ang passport number ay A544-88013. Siya po ay dumating ngayong araw, sakay po ng flight number CZ502 mula po sa Kuala Lumpur. Dumating po siya sa Terminal 3. At ang naka-duty examiner, ang duty examiner ng Bureau of Customs na nakasabat neto pong perang ito ay nagngangalang Edgar Cabanillas. Ngayon, kung ito po ay hindi lumabas bukas sa periodiko, alam nyo na ho. Oh. Ha? Pero dapat i-commend itong taong ito. Ha? Kumpiskahin nyo yung pera. Yung pagbibit-bit lang na malaking pera, isang malaking misteryo na yan, parang isang tao, magdala ka ng katakot-takot na pera sa bulsa mo, bumibiyahe ka. Di ba? Dapat kung talagang legal ang pera niyan, sa banko niya ipadala. Di ba? I-deposito mo sa banko mo, pagkatapos withdrawin mo rito sa Pilipinas. Pwede. Di ba? Ganun lang yun eh. O ipadala mo bank to bank, di ba? Oo. Mga kaibigan, yan ang mga katibayan na yung pera na iniimbestigahan nga nila Gordon, yung maliwanag yun eh. Maliwanag yun. Isipin mo, nasasabat ng customs pero hindi nila kinumpis ka. Multi-million dollars yun. Ha? Oh, billion eh. Oh. Billion sa peso, billion-billion. Mga kaibigan, ano ba yung pinag-uusapan natin kanina? Yan tungkol sa ano, yung sa pagka-presidente. Oo. Yung tungkol sa... Alam nyo dapat, yung... Ito ha, di ba nagpapanukala ako ng mga susog dapat sa mga magpapail ng kandidasy nila. Mm. Di ba? Dapat isama dyan yung... alam mo ba yung nag-undergo ka ng seminar orientation sa Republic Act 6713. Yun yung code of conduct and ethical standard for officials and employees sa gobyerno. Ano ba yun? Doon nakapaloob ang lahat ng mga kung paano mo gagampanan ang tungkulin mo bilang isang empleyado o isa kang official sa gobyerno. Marami hindi alam yan eh. Maganda yun. Oh. Kasi pagka yan, kabisado mo yan, hindi ka makakagawa ng kamalian eh. Pag gumawa ka ng kamalian, talagang intention mo, talagang masama na. Sinadya mo na. Oo. Mm. Pero imposible na magawa mo pa eh, pagka nalaman. Sinasadya nilang hindi malaman eh. Oo, yun. Di ba? Lalo sila Lito Lapid, kabisado ba nila yan? Hindi nila kabisado yan eh. Kaya ang dahilan nila pag nahuli sila, hindi ko alam eh. Gago ka. Meron kayong Biblia eh. Oh, yes. Ang Biblia ninyo, 6713, Republic Act. Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials. Ano pa? Dapat gumawa ka ng ano eh, ng under oath din. Ano yung mga programa na gagawin mo? Yeah. Doon sa, kung halimbawa, 3 years ang termo, 6 years ang termo, ano-ano yung mga gagawin mo? May mga plano ka na. Oh, halimbawa, mga limang project. Yeah. O programa, ilalagay mo ron. Pagka yun, hindi mo nagawa, under oath yan, pipirma mo, susumpaan mo, ikaw, hindi ka na pwedeng makabalik sa kahit anumang posisyon sa gobyerno
pagka hindi mo natupad yung... Kasi deception na yun eh. Mm. Panloloko na yun eh. Hindi mo natupad yung... Kaya ngayon, puro panloloko, di ba? Ang daming nangangako eh. Eh, ito gagawin ko, hindi naman ginagawa. Di ba panloloko? Maraming mga politisyan na mawawala ganyan. Mawawala na yung salita. Nagre-reklamo tayo, niloloko tayo. Mawawala na yung salita nga. Nangako na nga ako, gusto nyo pa, tuparin ko. Kaya nga, kasi nga, ano eh, wala tayong, ano eh, wala tayong katumbas na parusa laban doon eh. Kaya inaabuso nila ang panloloko. Ha? Dapat meron yan eh. Hindi ba, bakit yung ano, nagagawa nilang i-disqualify ang isang kandidato pag sinabi nilang nuisance candidate ka dahil wala kang pera, wala kang, disqualified ka na. Wala kang pondo para... Ba't nila nagagawa yun? Wala namang batas na ganun. Oo nga. Dapat hayaan nilang tumandato. Oo. Hindi ba? Mga kaibigan, tingnan ninyo mga kalokohan dito sa atin. Yan ang mga dapat na magkaroon tayo ng tutuparin ng mga kakandidato sa gobyerno. Pero dapat gawin ng COMELEC yan. Kaya nga eh. Gumawa sila ng set ng... Pero kung ganyan ang klase rules ng COMELEC natin, wala tayong pag-asa wala dyan. Na. Ang COMELEC na to, hayop yan eh. Walang hiya yung mga hinduropot na yan. Ganun eh. Mga diyan kaibigan eh. Nagsisimula ang... Yan ang pabrika. Diyan nagsisimula ang korupsyon sa COMELEC. Pabrika ng kriminal sa gobyerno yan. Pabrika ng mga magnanakaw sa gobyerno yung COMELEC. Kaya nawala na si Andres Bautista. Kahit na, tanggalin mo yun eh. Eh lahat yan eh. Commissioner. Oo. Mga kaibigan. Kaya sabi ko, di ba, dapat tanggalin ng maraming function na ginagampanan ng COMELEC. Gumawa ng isang separate body, doon na ibibigay yung ibang kapangyarihan. Halimbawa, yung yung quasi judicial power nila. Mm. Yung sila ang dudulugan mo ng election protest. Halimbawa, may reklamo ka, dinaya ka. Mm. Saan ka magre-reklamo, di ba, sa kanila? Sa COMELEC. COMELEC. Eh, sino ba nagpanalo rin sa nandaya sa yung nire-reklamo mo? Mga tao ka din ng COMELEC. Sino nagproklama ron? Mga taga-COMELEC din. Eh, ba't doon ka magre-reklamo? Eh, di kasabwat sila, kaya naupo yun, tapos doon ka, di para kang luko-luko. Oo nga, no? Nagpo-protesta ka ron. Common sense. Di ba? Correct. Kaya kailangan merong isang separate body. Parang affiliate, di ba? Na ito ang hahawak ng mga kaso. Hindi na yung COMELEC. At kasama sila sa kakasuhan. Oo, tama. Kasi hindi mapupuesto yung kung hindi nyo pinroklama yun. Kung yan dinaya, kasabwat kayo sa dayaan. Kaya kayo ay magiging respondent sa mga kaso. Eh ngayon ba makakasuhan mo sila? Ah, hindi eh. Eh bakit? Kasi sa kanila ka nga dudulog eh. Paano mo silang kakasuhan? Ha? Lalo yung nagpo-protesta, di ba? Kaya nga, paano? Eh, dumudulog ka nun. Ano, kasama ba? Di ba ang kinakasuhan mo na yung kalaban mo? Kalaban. Eh, paano itong nag-manipulate ng boto? Di ba? Hindi naman yung kandidato per se lang ang gumawa ng pandaraya eh. Oh, kung hindi minanipulate nun yung election, hindi mangyayari yung kahit ano pang katarantaduan ng balaki ng isang kandidato. Oh, di ba? Eh, kaya wala na tayong pag-asa dyan, mga kaibigan, sa ganyang klase ng election lamang. Ano ho? Meron pa eh, yung mga Oo, meron nga. Andiyan ba yung Grab? Ha? Oh, sandali ha, iwanan ko muna kayo. Ay, yung dalawa, meron lang akong kakausapin sa labas. Okay. Tutuloy natin. Yung nga yung COMELEC, ibig sabihin marami mga commissioner dyan. Kapiter. Grabe yung mga commissioner. Tsaka yan talamak na eh. Kumbaga sa papel. Basa na papel niya nga eh. Yung COMELEC. Ang dami ng eleksyon, talagang makikita mo, napakaraming irregularities, pagkatapos wala naman nangyayari pagka nagprotesta ka. Yun ang sinasabi ni Percy. Talagang ang corruption nagsisimula dyan sa COMELEC, kung talagang tutuusin mo. Dahil dyan nang gagaling yung mga kandidatong nananalo na hindi naman dapat nanalo.
nandadaya. Di ang dapat nga diyan eh, ano eh, kuhawari yung ano diyan, baguhin na lang yung ano, tanggalin lahat diyan. Mag-set talaga ng standard sinasabi ni ka Sir Percy. Hindi, nangangailangan niya ng ano eh, pagbabago ng konstitusyon sa ligang batas kasi yung COMELEC, Commission on Election, constitutional body yan eh. Ibig sabihin, pagka panahon ng eleksyon, yan ang bida. Yan ang talagang hindi pwede na hindi mo... Lahat sila kumikita pag eleksyon. Ganon. Meron nga isang ano yun, naging chairman, nag-resign eh. Yung maliit na tao, si ano. Sabi niya, alam mo, sabi sa amin, ayoko na riyan. Magiging demonyo ko dyan. Si ano dyan? Sino nga yung ano dyan? Spokesperson? Si Jimenez, magaling mag-ano eh. Si Jimenez, yung naging chairman mismo ng COMELEC, nag-resign. Yoni? Oo, yung isa, yung maliit na maliit tao na dyan. Yoni Perez? Hindi yun. Kailan panahon yun? Panahon din ni Makapagal. Oh. Ah, si Justice Melo? Oo, oh, Melo. Pati mo yun, nag-resign yun. Ang sabi kay Mandeli, kailangan Mandeli, kausap lang, ba't ka nag-resign? Magiging demonyo ko dyan. Yan, totoo yan. Sinabi mismo ni Justice Melo yan. Oh. Oh. Hindi dyaryo yan. Yung asawa ni ano? Yan. Yung asawa ni Winnie Monsod? Ah, wala rin yun. Wawenta rin yan? Oo, wawenta rin yun. Nung araw, pag sinabing COMELEC, matindi. Oh. Panahon nila Ferrer, nung panahon nga kandidato. Hindi, sila. Pero nung araw pa eh, yan daw COMELEC, hindi na marun bumilang. Dapat nga, ang trabaho lang ng COMELEC, yun lang yung election, magmamanage lang ng election, yeah. Di ba? Tapos, bibilang ng boto. Wala tayong smartmatic. Wala, mano-mano. Yun na lang ang gagawin nila, sila magbibilang. Parang ministerial na lang. Ngayon, pagkatapos ng election, meron nag-complain, eh, hindi sila dudulog sa COMELEC. Merong isang government office na constitutional body rin dapat para hindi sila pwedeng pakialaman. Hindi sila pwedeng influensya. Di ba? Doon ka magre-reklamo, parang appellate court ng election. Oh. Ha? Election appellate court, parang ganun. Oh. Well, hindi naman tayo... I-demanda mo yung third division. Oh. Eh, sino mag-ano? Sila rin. Oh. Eh, kakampi nila yun. Kaya nga, sila lang yun. Sila. Naglulukuhan. Oh. Niluluko tayo nila. Hindi, tsaka hindi sila kasama sa reklamo eh. Ayun. Eh, sila ngayon ang dadaya sa eleksyon. Kasi nababayaran sila. Eh, paano sila mapapanagot? Paano, Sir Percy, sa May 22? May 2022, smart-smatic naman ang gagamitin. Wala. Presidential election. Huwag na kayo umasa na, ano. Oh. Alam mo pa, ito nga eh, yung sabwata na yan, hanggang hindi nabubuwag yan, eh wala mangyayari sa election natin. Sino ba ang participant sa isang grand conspiracy sa pandaraya sa eleksyon? Nakala ba COMELEC lang? May kasabwat sila. Siyempre. Kasabwat nila yung Smartmatic. Mm-hmm. Kahit tanggalin mo yung Smartmatic, meron pa silang isang kasabwat. Oh. Yung survey. Survey? At yung ibang media. Hindi, yung survey, sila na ang namamahala sa media. Kasi ang nagpapatakbo ng survey, media. Media. Yung ano, yung ABS-CBN. Sinasaksak sa utak ng tao. Kaya magtaka kayo ngayon, ha? Biglang tumaas ang rating ni Presidente Duterte. Bakit? Eh, yan ho, ebidensya na hindi masasara ABS-CBN. At saka sinabi ng social media. Kaya kayong mga gunggong na na kwak-kwak, kwak-kwak-kwak-kwak, isara ABS-CBN, nababaliw kayo. Ha? Nasisira ulo ninyo, nagsisip-sip kayo kay Presidente Duterte, hindi nyo alam, minilulutong iba sa kusina. Ha? At yun, ito na mga niluluto. Ano niluto? Ha? Ayun, yung survey, mataas daw. Excellent nga daw eh. Eh kumbaga, ano yan eh? Joke yan eh. Ang AFP. Yan, fake news yan eh. Kaya na raw tumindig sa sariling paa. AFP. AFP? Eh dati sabi, hindi. Hindi, ngayon pwede na raw. Pwede na raw.
Eh, PMP, ganun din sinabi. Eh, ba't bumagsak yung helicopter? Oo. Binalating ka na sa Rangola. Hindi, kasi ano yung helicopter nila eh. Ha? Electronic pala yun. Ha? Parang drone, ha? Oo. Hindi, yung ano yun, electric ang ipapatakburo niya. Electric. Ano. Oo, kaya lang, bumuhol yung ano eh. Mga kable. Kuryente, yung kable. Hindi gasolina ang ano ron eh. Nagpapatakbo nun, electric. Para siyang LRT, electronic. Hindi, parang ano yun, yung sinabit doon, eh yung tirador, nakita mo yung tirador, hihilain mong gano'n para lumipad, di ba? Swerte pa eh, hindi niya nakita kasi maraming alikabok. Swerte pa rin si PNP ha, MPNP chief ha. Biglang bumait eh. Oh. Bumait siya ngayon. Si Gamboa. Pangalawang nagdasal. Nagsimba. Ay, bait ni PNP chief. Sipi ninyo, kaibigan. Biglang bumait. Ganyan talaga yung mga buwan eh. No? Papayagan na rin yung mga perya. Naalala nila, may Diyos pala, no? Oh. Sir, papayagan na yung perya. Pagkamuntik na, no? Eh, sa susunod-sunod, eh kung mauhulog yung helicopter, dapat mas mataas. Oh. Di ba? Eh, pag mababa, kaya pa kita yun. Mo nangyari. Ha? Naka-save, na-save pa sila. Baka pag medyo mataas yun eh, makaligtas pa sila lahat, di ba? Ba, eh, may critical eh, kawawa naman eh. Oo, may critical na isa. In general eh. General. Mm-hmm. Bali ba, hindi naman napag, dinidinig ang pangalan nun. Oo, never heard. Di ba? Mabait yun. No, pagka ganun, mabait eh. No? Hindi controversial eh. Oo. Mga kaibigan, eh kung sino yung mabait, yun ang kwan eh. Yun ang, yung pang, ano, eh, ano pa naman, comatose. Si PNP chief naman na Gamboa. Talaga hindi, mabait na siya ngayon. Hindi, nagpa-impress kasi siya, yung bagong talaga siya. Nagsimbang bigla eh. Oo, nagsimbang. Hindi, sir, nung bagong talaga siya. Dati hindi naman nagsisimba. Meron siyang one-strike policy. Oh. Kaya naapektuhan nga yung mga kinukwento kong pagpeperya sa iyo. Ah, ganun ba? Oo. Eh, pero, siyempre, kawawa naman. Bigyan naman natin ng chance si PNP chief. Hindi, kawawa naman yung ano. Ba't gano'n? Hindi, yung mga kumukuha rin sa perya. Damay-damay nga sir eh. Damay-damay. Di ba ano yung nagpapaperya eh? Oo. Ang kawawa rin yung mga reporter. Yun na nga sir eh. Wala sila ngayon. Di ba kumukuha sila ron? Koleksyon. Si Joel Ego, nagkaroon doon eh. Si Martin Dino. Sir, wala akong sinasabi, ha? Ay, hindi. Alam ko yun, eh. Then, sir, ang ano lang nga doon, basta... Kawawa naman sila ngayon. Sila, sila kawawa. Kasi, ang itong mga peryante, pwede... Eh, baka sila nagpabagsak ng helicopter. Sir, hindi naman. Ah! Hindi, yung mga ano, yung mga... Eh, wala na maihingi sa kwan. Ah, sir, oo. Di ba? Baka sila ego. Sila, Dino. Uy, meron pa, sir. Oh. Tiga si IDG. Oh. Meron, tiga si IDG. Hindi, kaya raw pupuntayin sa Laguna. Titignan yung mga pinaglalagyan ng mga sasakyan, ng mga nakarnap, etc. Kung ano na nangyari. Pwede naman sila ang magbailan. Kung nabubulok na, ano. Yung pala, sinakyan niya, yun ang bulok. Ayaw na sa Senator Bato, ha? Hindi, kala ko, mamimili siya. Ano kukunin niya? Yung pala bulok. Padala nyo nga sa bahay yun. Bago yun, ha? Mga kaibigan, ay, oh. Helicopter. Kaya parehong ano eh. Ha? Ang lalakas na loob eh. Mga kaibigan, makakatayo na raw sa sarili pa eh. Oo, Diyos ko. Hindi pa kaya. Kala mo may pa eh. Ha? Kala mo may pa. Hindi pa kaya. Mga kaibigan, eh, yung palang mga inchik dyan sa kwan, ano tawag mo dyan? Dyan sa multinational. Sa Paranaque, sir. Meron pa palang firing range dyan. Ba? Ng mga inchiks. Exclusive, ha? Wow. Para sa mga, ano yan, Chinese. Eh di, ba't sila nagta-target shooting? Oo. Ano yan, mga military talaga. Yeah, na ayan yung sinasign. Nagre-rehearsal na. 3,000 yan, ha? Na para trooper. Tapos, kaya pala hindi mga nagsisipagbayad ng buwis yan.
Eh, meron silang team number, isa, pare-pareho. Pero isa lang gumagana. Yung mga pogo. Lintik ang immigration talaga. Hindi, ang gobyerno. Oh, BIR gobyerno. Yun eh, team number eh. Sabagay. Mm. Ha? Mga kaibigan eh. Eh, ano ba yung may ano rito? Merong nag-message dito. Ang daming na, anumalya niya in-check. Mamaya na yun. Nadadamay yung matitinong in-check. Sinong matino? Bira nga yun eh. Ba, hindi pinag-uusapan ng matino rito. Hindi nga matino yung gobyerno eh. Kasi kung matino yung gobyerno, hindi makakapasok dito yung mga yan. Dapat narito yan eh. Dapat obsolete. Tapos hahanap ka ng matinong in-check. Yung mga, hindi, itong pinag-uusapan natin, yung mga genuine in-check. GI. GI. Ibig sabihin, yung galing doon sa China. Pero na mga pinapasok ng pastillas de leche. Ha? Pero yung mga Pinoy, in-check na Pinoy na, okay na yon. Oh, nandito, nandito na yun. Magagawin yun. Kahit ba pare-pareho birth certificate niyan eh. Hindi namamatay yan. Kung mag-usap-usap niya, in-check din. Ang mga in-check sa Binondo, hindi namamatay. Oo. Isipin mo yan. Pag, ba't hindi namamatay? Pare yung pangalan eh, na isasalin. Pare-pareho nga ang pangalan. Pag namatay siya, ang pinamamana, birth certificate eh. Hindi ba nga kung merong 1, 2, 3 eh. Nare, Tom Lee 1, Tom Lee 2. Oh. Eh, lahat Tom Lee eh. Oh. Anong Tom Lee? Hindi, pangalan lahat ng Chinese. Pero may nabalitaan nyo ba? Buti, hindi tonting. Nagwala si, ano raw, si sino? Chupacio. Si attorney. Attorney. Attorney Ferdy Tupacio. Oo. Oh, nagwala raw sa korte kanina eh. Bakit daw? Si attorney. Kaninang umaga eh. Nabasa ko eh. At naghamon ng suntukan. Hindi ba trial lawyer? Hindi ko lang alam kung sinabing talaga naghamon ng suntukan. Mm-hmm. Baka mamaya sabunutan ng ay talo yung ano, yung abogado ni diba? Hindi, hindi siya mananalo. Wala siyang masasabunot eh. Okay. Hindi mo trial. Inamon si, ano si? Attorney. Attorney Toto Kausing. Mm-hmm. Bukan na pikon. Laki-laki ng katawan ni Attorney Toto, ha? Eh, hindi na lang pinatulan. Sabi ko, tama naman yan. Dahil kung talaga maghahamon yan, eh dapat humakyat siya sa ring, eh. Di ba? Oh, ano ba hamon mo? Tsaka maliit lang si, mababa lang si Attorney Topacio. Sino? Hindi, yung mababa height niya. Yun. Mababa. Pero ang sinturo no, hanggang gandibdib. Kaya kung mamewang si si Attorney Topacio, akala mo yan, may pakwal sa kilikili. Nakagano, no? Pag namewang yan sa dibdib. Hindi ba ano yan, Percy? Ang waistline niya nasa dibdib eh. Hindi ba ano yan? Yan pantalon yan eh. Percy, trial lawyer? Ba hindi? Ano? Trial by publicity. Eh gagamitin niya yun eh. Uh-huh. Kaya siya naghamon eh. Para may maibalita siya eh. Oh, kasi ano siya eh, news oriented. Buti hindi siya kinantahan ni ano, Attorney Kausing. Hindi naman siya papatulan nun eh. Kasi trial lawyer talaga. Talagang kilala na si Attorney Toto Kausing ngayon sa mga kwan, di ba? Sa maraming mga kasong na ipanalo. Oo. Ano ba siya eh. Yung hawak niya, pag binilang mo yung naipatalo, yung kasong inawakan nito, yeah. Mas marami yung talo. Ano eh, kung sa scale ng 1 to 10, ang kaso ni ano ni Attorney Topacio, ano eh, 9 against 1 eh. Sir Percy, ha, abogado ni ano yan, dating first gentleman na. Hindi, ano lang naman yun eh, props. Kaya alam mo naman yun eh. Ano, ang tawag yata dyan, si Attorney Gapang eh. Basta alam ko, karamihan ng mga kaso ni Attorney Topacio, puro mga celebrity. Kasi gusto sumikat. Puro ni kahit di magaling, gusto sumikat. Ang hinawakan kaso niya, yung mga patalo. Para hindi halata. Totoo wala ka, kapit mga corrupt talaga. Wala siyang napanalong kaso. Puro, ano eh. Mga patalo. Ganun yan.
Pero ng... alam mo ba, movie producer ngayon siya? Ba? Magpo-produce na, magpo-produce na. Sishooting na ngayon. Dami rin gustong papilin nito, no? Uy, dati pala siyang singer. Naku. Araw pala, siya pala ang lead vocalist na isang banda. Anong during banda? His college days. Ano, banda Malabon? Banda? Oo, kumakanta pa siya, sir. Ano hawak nga? Oo nga, parang nga unggo yan. Pag kumakanta pa yun. Nagkakakawag eh. Anong instrumento hawak? No, marunong siya mag-gitara pero vocalist siya ng banda. Hala ko po. Vocalist? Shipahin ko yan. Vocalist? Shipahin kita dyan eh. Alang yan eh. Hindi, oh, kasi na-interview ko yan, tsaka kumakanta talaga siya. Maganda boses. Alam mo, pag may video okay yan, are, may isang occasion. Nagpunta ka na siya kumanta yan. Ha? Nung kumanta siya, pinapunta ka niya. Ano, kasi may showbiz gathering. Alam mo, ready lagi siya, kahit kapela, na kumakanta si attorney. Eh, may katok yan. Yung vocalista ba ganun? Makanta, wala. Ang tawa nga sa kanya. Kapela. Tawag nga sa kanya, the singing lawyer eh. Ha? The singing lawyer. Eh paano, maraming kinanta yan eh. Kliyente niya, kinakanta niya. Hindi, alam mo yan. Maniniwala, vocalista. Ako, banda, magtatayo kong grupo. Yung mukhang yan, kukunin kong vocalista. Ha? Dehin. Hindi, ano naman, sir. Sabi nga ng mga college banda, dehin. Ka, huh? Mga klase niya yon, hindi naman talaga isang bandang sikat na sikat. Parang hindi, college student. Mahilig kumanta. Ngayon, yung mga, ano, yung mga nauuto, yung minloloko niya, ang ginagawa niya, kakanta sa isang lugar, uupahan niya yung lugar. Mm. Ha? Pagkatapos, yung manonood, binibigyan niya ng pera. Ito, manood kayo sa akin, ha? Para may audience siya. Wow. Para tagapalakpak na. Ako na bahala sa drinks nyo. Pero kumakanta yan sa ano, 360 degrees ba yun? Sa saan? Resort World? Naku, Sus Mario. Parang kumanta ata siya. Buti hindi siya binato ng, ano, ng slot machine. Baka nahilingan lang kumanta. Wala ako doon sa Resort World eh. Baka batuin ng slot machine niya. Hey! Migil ka rin! Ano kinakanta niya? Ano? Classic? Hindi sa classic eh. More or parang... Punebre. Ano yung Cry Me... ano yung, sir, yung Cry Me in the River ba yun? Cry Me a River? No, kaya yung Into the Moon, yung may moon eh. Fly Me... Fly me to the moon. Oh. Yan. Fly me to baka the moon. Baka yan. O, yan. Tandaan ko sa may moon yun eh. Kanta ng ano yun, ng PWD. Oo. Hindi mo ba alam? Hindi ko, sir. Fly me to the moon. PWD. Fly. Chupasyo, nag-aamon ng away. Namit ko kasi siya. Sana, pinagdyakan mo na lang eh. May mga occasion. Mas ka nga riyan. Sir. Ako amunin ng away niyan doon. Eh kung nakita ko si kanina, nag-aamon ng away. Pati yata si Jerry, pinamon din eh. Oh, doon si Sir Jerry. Eh sabi naman Jerry, hindi ako mapatulo sa matanda. Hindi kasi kinala kasi siya sa mga showbiz gathering. Mahilig siya sa showbiz. Gatecrasher yan eh. So, tapos yung mga kliyente niya, mga showbiz personality, wala kay Claudine Barreto, Alger Abrenica. Eh kung nagamon nyo, nandun ako. Simple lang gagawin ko. Sasabihin, tadyakang kita rin eh. Oh, di tapos, di ba? Hamon, hamon. Gago! Magbasa na nga tayo rito. Ay, binabati ko ha. Si Mercedes B. Gomez. Siya raw ay masugid nating tagapakinig mula po sa Germany. Araw-araw daw po nag-abang sa ating palatuntunan si Mercedes B. Gomez ng Germany. At binabati rin natin si Toti De Ramos at ang kanyang butihing may bahay na si Ginang Edna De Ramos, isang sheriff nurse sa California. Oh.
Eh, kukunti nakikinig sa atin. Oo. Ano? Ang dami nga dito eh. Labati si, kasi ano ha. Si Bitman lang. Eh dito, sabihin mo singer si... si ano, si Chupacio. Chupacio yan eh. Chupacio? Diba? Oh. Kapatid ni Chup... ano yan? Si Chupaeng. Chupaeng. Oo. Oh. Tsaka ni... dapat magtayo siya ng pangalan. Oo. Ng bar. Magtayo ano? Na lang siya sariling bar. Ba't nakikisabit-sabit pa siya? Ano tama bar? Nga, no? Total, nagpo-produce pa siya. Mm. Ang pangalan, tayo niya, Pacho. O kaya, Chupa Cubano. Chupa Cubano. Eh, dito, sabi mo, umakanta yan. Eh, di katakot-takot na katatawa na ng inabot niya rito. Ay, nakikinig sa atin ditong musician na tunay, ah. Dami. Singer, musician. Eh, dito lahat, eh. Nakikinig, eh. Mm-hmm. Oh, Rudy Santos, tulad niyan. Ah, si Rudy, oh, musician. Yan ang horoscope band. Baka oo, kala horoscope. Mo. Ah, nasa niya, California yan. Pumutok-tok pa rin mabangay sa Karo. Veterano sa Japan yan, wow. Tsaka sa Ulonga po, ha? Oh, Rudy Santos. Ano, Tupacio, ano naman? Focus, focus, ano? Focus. Ano yan, ang banda niya, Lollipop. Pangalan, The Lollipops. Akala ko, Popsicles. The Popsicles. Si May J ay nanonood, ha? Si Reynaldo Dizon ng Malolos, Bulacan. Si Radix Gonzalez. Oh, si kaibigan natin Aurora Lim ng New Jersey, si Mike Madela, si Ledge Chulbo, isang musician, ha? Sabay nanonood diyan at saka doon sa ano, tawag mo diyan, machine, yung black box, tsaka yung kwan, TV Plus, 'yan. Si RJ Rivera, 'yan. Si Reddy San Miguel, si Noli Bibar, Mark Irene Carl, si Gary Pelinho. Naku, may tanong dito, ha? Binabati natin si, ano, Kagawad si Pelinho. Yan. Gusto mo matawas? Matawa? Sige. Sabi ni Bolet Ocampo ni Pamuseno, Ka-Percy, ba din po ba si Tupacio? Kasi kamukha siya ni Jokla. Talaga ang dating niya. Yung komedyante si Jokla. Ayun. Hindi ko kilala yun, eh. Ang masabi ko sa yung kamukha niya, si Shrek. Oo. Ha? Di ba? Ogre ang dating eh. Lalaki nung ano, tenga, tsaka yung mga ilong, di ba? Yung mata. Ang baywang niya hanggang dibdib, ha? Oo. Si Hector Punasier, ha? Binabati natin. Emmanuel Inigo. Watching from Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Al Angeles, ng Temecula, California. Si Emmanuel Inigo, buenas noches. Oh, si Lito Magat. Siyempre, yung mga katropa natin, ha, si Joel Diaz, buenas dias sa inyo dyan, ha, sa Italy, pati na sa iyong pamilya. Si Arlene Tanyedo Varias at Mon Varias, dyan po sa Amsterdam. Ha, binabati natin. Kaani Plormata Saludes, Kaenyang Mina, si Rosita DC, si Jun Di Valencia, isang musician, isang singer, musician din eh. Tsaka actor. Kilala mo yun eh, di ba? Oo, si Jun Di, hello. O, magaling na artista yan, tsaka musician. Oo, si Natsuki Madrid. Si Liar Paunan, watching from Gapan, Nueva Ecija. Si Erickson Flores, watching from Los Angeles, California. Wilson Barairo Caringal. Si Rosalini Jezabela. Si Vanessa Rivera, Marites Daag. Katropa nating Oscar De Jesus, si Susana De Los Santos, si Carolina Lugue, ha? Si Carmela Torres Balcos, si Carol Torres Brihinho, Rosemary Victoria. Ayan ang mga ano. Ah, ito meron kang viewer dito, si Ariel D. Kabawatan, watching Singapore. From Singapore. Si Jojo Brian Aspira, si Ella Gonzalez,
Oh, si Ismaeli Paba nandito. Si Freddy Dato nanonood. Leo Villena, Christopher Cañalita, Joan Uishi, Placido Corbito. Ay, si ano, binabati natin si George Baishong. Baishong ba ang... Baishong. Baishong. Oh, pala, katropa natin sa Tokyo, Japan. Yan. Yan. Si Mirna Guillermo ng Chicago at saka si Roxanne Rankin ng Florida. Sabi na isang viewer mo, si Colleen, si Laukat, sumakit ang tiyang ko katatawa ka, Percy. Si Mel Ruwalizo ng Stockton, California. Oh, si Tahiti Papete Bora Bora. Si ito, singer, musician. Manny Cruz. Oh, baka hindi nyo kila. O kayong mga veteranong nakikinig dito. Ito si Louie, ha, ng Jaybirds, ha, Gapo, Japan, ha, dalawang Louie yan eh. Mm. Isang Louie, kabayo. Oh. Ito naman si Louie Kalabaw. Hindi, yun ang bansag sa kanila. Tapos ang grupo nila, Jaybirds. Eh, lalaki kasi lalaki yan eh. Ang gagaling. Oy. Hindi ito pa. Mga kaibig. Jaybirds nga eh, kilala yan dun eh. Jaybirds. Oh, si Luneta pa na piling gawing palengke. Ano kaya yun? Ano yung mga gulay kasi ka, Percy? Oh. Sir Percy, galing Baguio, kasi nga nabubulok yung ibang gulay, parang baksak presyo, ibinaba dyan sa Luneta, dyan nilang pumunta, kasi mura lang yung kilo-kilong repolyo, keros, patatas. Isang araw lang naman yun eh. O, isang araw na bentahan nga, binaba na dyan sa... Sayang naman. Sa Divisoria, dyan sa Luneta. Tsaka kawawa naman yung mga taong... Mga farmers. Umahon, o ano. Umili ba si Rizal? Alam mo, nabubulok kasi yung mga repolyo sa lamig, sa bag, sa Benguet. Hindi, tsaka mahal daw ng pamasahay kasi, ng transportation. Kaya hindi nila maibiyahin na lang. May viewers ka from... Ano to? Alpharetta, Georgia, USA. Si Gilbert Silvestre. Good evening sa iyo. Oo, lagi nakikinig. Sakit ng tiyan ko katatawa. Si Bobet Bernadas. Yan, mga musician yan eh. Wow. Ang galing na keyboard player niyan. Mahihiya si ano, Chupasio sa mga singer. Kaya nga sisipain ko yan pag kumanta yan. Eh. Narinig ko kumanta yan. Fly me to the moon? Babatuin ko ng ano yan eh, ng popcorn eh. Tsaka ng mani, ha? Si Freddy Dato, ha? Nanonood din sa FB at tsaka sa TV Plus. Oh, si June Gases. Oh, ito. Kilala mo ba ito? Oh, musician din ba yan? Binabati ni June D? Yan ang vocalista ng bandang Abracadabra. I like their songs. Oh. Hindi ko alam na si... Yan ang vocalist. Si Gases pala ang ano, vocalist. Oh. Ang galing-galing ng Abracatabra. Si, ano, June Ferrin. Yan. Si Silvio Lugarte. Si Cheryl Belen ng Antioch, California. Oh, si Peter Wilson Tan. Ha? Na Santa Rosa, Laguna. Nabati mo na ba si Joey Regalado ng Los Angeles, California? Hindi pa. Nanonood siya sa ating ngayon lang, ha? Ngayon ko lang rin niya. Fire. Si Willie De La Cruz. Si Lillian Cato Ruiz sa California rin wow, ito. Wow, si Sean Dick Christian from New York watching our show. Loudspeaker talaga. Si Henner Sacristan, ha? Di raw kompleto yung ang araw niya pag di tayo napakinggan, ha? Nakikinig sa radyo. Si Rosalina Santos, si ano ito, nasa Houston pala si Willie De La Cruz. Oo. Si Noli Camp, ha? Me and my wife watching from Adelaide, South Australia. Australia. Si Edgardo Lim ng New York. Si Jomedes Monsera Nualda, watching kasama rin ang kanyang may bahay na si Maribik, dyan po sa Tokyo. Si Armando Breyes Senior, watching from San Francisco, California. Si Alex Pacanya ay nanonood naman sa atin mula po sa ano ba ito? Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia. Si Junior Dal, ng California. Si Noli Bibar, ha? Si Aman
Amarnata, Ilano. Di ba maraming Ilano sa lugar nyo, sa Bataan? May mga Ilano dyan. Oh, si Willie Yap. Oh, si Elena Eliasar Calunsag, kagawad to. Mm. At yung kanya na mga asawa, si Boy Calunsag, dati naman niyang chairman dyan sa Santa Ana. Mm. Ah, Santa Mesa pala. Oh, batiin na natin si Jing Asenerio Taylo. Yan. Oh. Alhambra, California. Si Bimian, lalayo niyan. Colin Gavin, si Paulman Punsal sa Dubai. Ha? Binabati natin si Churin Likot. Ha? Likot. Ha? Si Maria Dolores Santos. Oh, si Singaporean student Jonathan Mok, who live in London, was beaten up by racist saying, "I don't want your coronavirus in my country." Iyan ang problema ngayon, mga kaibigan. Pilipino, nabugbog sa Italy, napagkamalang in-check. In-check. Oh, mabuti na awat. Merong isang araw, Singaporean, napagkamalan China. Binugbog. Kawawa naman. Dapat, tama rin yung nakita kong karikature eh. Dapat yung face mask, gawin niya, lagyan ng bandera eh. Kung anong bansa kay. Para sigurado. Oo, kasi pagkagal ka sa ano, pasuotin mo ng China. Ni China tapos papuntay mo sa United Kingdom tsaka sa Europe para mabugbog na. Si Tonet Pabie, kilala mo ba ito? Si Tonet. Eh, mga kaibigan, no? Dami ito yung banda na nag-prontak sa Beatles. Ah, yung grupo nila, kasama niya si Joey Smith noong araw. Si Tonet, tsaka si Papa Joey Smith. Yung isang grupo yan, ha? Si Napoleon, kaya mong pakakantay si ano, tatadyakan ko yan. Chupasio. Si Chupasio. Chupasio, ha? Si Napoleon, Gas Gapolero ng Riyadh, Saudi Arabia. Si Melvin Garcia. Si Nick Ignacio, Mir Hernandez, Concepcion Ison Chulbo. Si Jaime Lansang, OFW. Si Jojo Hermo Jose. Si Canoel Binuya. Nanonood. Si Lolo Mars, binabati ko. Ito meron kang viewers sa Geneva, Switzerland. Si Digia Di Dan, mas inspired listening to your program. Si, thank you. Si Mr. Joel Centeno ng Wales, United Kingdom. Si Patropang Ella Samson Albiar. Ha? Si Alexian Alexius. Mga kaibigan, si Lloyd Dantes Casal, Ruel Masalaysay ng Balejo, California. Hernando Noblesada. Ayan, ha? At ang kanyang may bahay, si Mary Grace Noblesada, ay binabati po natin. Si Banjo Hilbuena, si Jerry Grad, nabanggit na natin, di ba? Yes. Bobetsu Santos ng California. Si Francis Julius Riopta. Si Joel Centeno, Robert Avena, Jai Zeraus, Orlando Serrano, Celestino Tolentino, at marami pang iba na hindi na natin mababanggit. Okay. Kaibigan, wala na naman po tayong oras. Kami po yung humihingi ng paumanhin, ha? Yung mga hindi natin nabanggit ang pangalan, pasensya na po. Si Abul ko lang ito, mababasa ko pa. Andres Bonifacio ng Michigan. Si Joel Cruz, ha? Ng San Diego, California. Andres Bonifacio ng Michigan, nabanggit na natin. Roger Temelo,
Oh, marami pa ho eh. Pasensya na, hindi natin nabanggit si Tigrado. Wala na ho tayong oras eh. Magpapaalam na po kami. Magandang gabi ho sa lahat ng mga sumababay sa programang Lapid Five. Maraming salamat ka Sir Percy, ka Peter, sa lahat ng mga viewers, listener ng Lapid Far. Happy weekend. Sa pangalan po ng ating technical director si Ana. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga. Ferdi Chupasio. Yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapi ang pag-ibig.